sa mga kapsat, mga iksuon, mga kapatid, na itidemo ko po sa inyo kung paano po ang steps ng pag-preheating o sa pagluluto nito. Ito talaga ang gagawin, requirement po ito pag kayo magluluto, especially po kung magsisimula pa lang kayo. Una po, una ay bubombahan nyo muna ito. Pero bago nyo po ito bombahan, ay kailangan nakasarado ito, ng valve, ang valve na ito. So, bubombahan po ito ito, ano? Bubombahan ko ito para magkaroon po ito ng pressure. So, once na meron na pong pressure, so makita nyo po, matigas na. Gagawin ko po ay, gagamitan ko po siya ng detain. Ang paggamit po nito, kailangan po ay tutok siya dyan. Tutok ang apoy. Bakasan nyo po. 30 seconds lang po, pwede na po yan. Pag napansin nyo pong nagbabaga na siya, ay unti-unti nyo po buksan itong bag. Wala pa naman po siyang baga. Pero nakafocus lang po kayo dyan sa area na yan. Be sure po na ang distance po nito ay meron pong clearance. Mamay, papakita ko sa inyo bakit kaya may clearance na. So, pansinin niyo po ay nagbaga na siya. Pag nagbaga po siya, dahan-dahan niyo pong buksan ito. Pagka lang, pangkong bukas lang po yan. Ngayon, pagbukas yan, nilabas na po yung apoy. Takaw na po siya ng apoy. Umpisa, dilaw po yan. Kaya unti-unti, mamaya-maya ay mag-google na po siya. So yan, ganyan na po yung mangyayari. So ang iba, pag nadilaw pa ganyan, konti, ikutin nyo ng konti ito. Ito. Ayan, pwede naman kasi ikutin ng ganyan. Ayan, so kung sana po kayo comfortable na maging dilaw yan, sa maging blue, yun na po yung magiging apoy nyo. Tapos pag malakas masyado, konting adjust po dito, huwag masyadong buksan. Especially kung napalakas yung bomba nyo. Ngayon, pag napalakas ang bomba nyo, kasi ito napalakas ang bomba ko, ang gagawin nyo po dyan ay bawasan nyo po ng konti ito. So, hangin dito po yung bawas. Ayan. So, ganun lang po. So, pansin niyo po, enjoy yung apoy, blue na siya. Tapos dito na po kayo mag-adjust. Tapos, kagaya sabi ko po, ano, pag kailangan may clearance po dyan, ano, ang distance yan, yung nasal pipe, kailangan may distance yan. Kasi pag pumasok po ng ganun yun, tingnan niyo po magiging apoy. Magiging dilaw. So, ayaw po natin mangyari sa kalan natin kasi magiging mausok ang ating kaldero. So, kailangan meron po tayong clearance na ganyan, para blue ang ating plate. Para doon sa nakakaranas po ng problema sa paninilang ng kanilang kalan. Isa po problema po ng paninilang ng kalan, pag nalunod po yung ating air chamber, sa loob po na kasi nito, sa ilalim po nito, mayroong air chamber. No? Pag nalunod po ng fuel yan, ang tendency po maninilaw din po yung apoy. Kaya ba customer natin katakot bakit matilaw. Ganun po yun. So gagawin po, itawag nyo lang po ito, tapon nyo lang po yung diesel. O recycle nyo lang. Kung meron ka nagsusunog kayo ng basura nyo, recycle lang nyo po doon. So ngayon po, ilalagay ko na po dito ang aking sasaingin. O yung sinas. Pansinin nyo po yung kaldero. Ang kaldero po ay dilaw na dilaw po, puting-puti ang kaldero, hindi naman po siya mauling. Matagal na po namin kaldero ito. Matagal na po namin ginagamit po yung kalan na ito. Kasi ang kalan, tingnan ito yung kalan namin, medyo, ano na, pero okay pa rin siya. Taon na po itong kalan namin. Ganun lang po.